Ho ho ho! Welcome back sa Don Pax Cuisine. So ngayon, very basic lang ang lulutuin natin, no? Kasi medyo napagod ako dun sa last video natin. Magluluto lang tayo ngayon ng ginatang hipon. So very, kung mapapansin nyo, very less lang yung ating ingredients. So ayan lang, meron lang tayong onion, ginger, garlic, chili, mga ating squash, at ang ating dressed shrimp. And also yung ating gata. Actually, gagamitin ko lang coconut powder kasi medyo mahirap mag-source ng fresh coconut dito. So, ito na. Tara, lutuin natin. So, likewise, kailangan natin gisa ang ating mga ingredients. Sundayin natin yung bawang. Pinaiinit ko lang saglit and then start na natin gisa yung ating bawang, sibuyas, at luya. So, ilagay na natin yung bawang natin. Ayos na natin ito ulit. Likewise, so tuloy na ulit natin yan, baka tinagay yung luya. Tagay na natin ang ating sibuyas. Tagay na natin ang ating luya. Ang ating ginger. So, sabi ko nga, very basic lang. Kahit ang ating mga anak, kaya lutuin ito. So, tulungan natin sa kanila. Subscribe nyo yung channel ko. Sabihin nila ang procedure para matuto silang magluto. Kasi ako, maga akong nagluto eh. Since 13 years old, nagluluto na ako niyan. Tinuruan na ako ng mami kong magluto sa mga basic na pagkain. So ang uunahin natin ilagay, igisa rin natin yung ating kalabasa. Ayan yung kalabasa, sabay susunod natin dito yung gata. Panghuli na yung shrimp para hindi matigas. So yung medyo ma-juice pa siya. Pag sinabay natin dito, titigas, mawala yung juice ng shrimp. So ito muna, igisa muna natin ito. Ang bahagya, pinalay ito yung aking gata. So ayan, nag-isa na natin ang ating mga ating kalabasa. Lagyan na natin yung gata. Yung gata. After natin lagyan ng gata, siyempre pati pang palasa. Salt. So ang salt natin, always to taste. Depende kasi ang alat ng tao eh. Lagay ko muna ng mga gato-karami, 1 spoon. Then, pakuloy natin ng konti, balik natin siya mamaya. So, pakuloyan ko na siya ng nakabukas para may ganang konti yung sabaw. Pagka malambot na yung kalabasa, saka rin lalagay ngayon yung ating shrimp. And then, together with the chili. So, balikan natin maya-maya kapag okay na yung kalabasa. Ayan, medyo okay na yung ating kalabasa. So, lagyan na natin ang ating shrimp. Ang ating shrimp, lagyan na natin. So, hindi maganda yung texture nung nabili kong gata, no? So, hindi maganda yung brand. Anyway, dyan naman sa atin, marami tayong gata na pwedeng gunan. Fresh pa. Ito kasi powder lang ginamit ko. So, let's say, mas magandang gamitin yung fresh. So, pakula lang natin. Then, lagyan natin mamaya yung chili. So, serve na natin yan. Takpan muna natin ng mga ilang, 5 minutes to 10 minutes. Then, ready na ito. Takpan lang muna natin. By the way, sama na pala natin ang chili para mas kumagat yung konting anghang. Lagyan ko lang. And after 10 minutes, pwede na ito. So, sabi ko nga, very basic. Kahit ang anak nyo, pwede gawin ito. So, luto na ang ating hipon. At ang ating kalabasa ay medyo malambot na. Kasi ako gusto ko sa gulay, yung medyo crunchy pa.
So, hayaan ko na yan. Sa inyo, pwede nyo palang butin. O lamugin nyo, pwede naman. Sa akin, okay na to. So, titikman na muna natin kung okay ba yung alat. Baka kasi naparami tayong asin o napakunti. So, tingnan natin. Grabe. Nakakamiss talaga ang gulay. Grabe, nakakamiss talaga ang gulay kasi mostly ang pagkain namin ito, palaging karne. Grabe talaga ang gulay. Yun nga lang, dito medyo mahal. Anyway, tutunoy ang ating Don Pax Cuisine, kinataang hipon. So, sa mga aking manunood at aking mga follower dyan, kung meron, please like, share, and subscribe. So, kain na tayo!